he know, nor outlook of righteousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. Amo na, but we were gentle among you, even as a nurse cherished her children. So we affectionately desire you of you. We were willing to have reported unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. Ulitin ko lang po yung 5 na sabi dyan. For neither we at any time used we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Now let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Maraming salamat sa inyong mga anak mga nain dito, Lord. Mga bisita rin po, Lord. I pray na kayo po manguna sa amin. Makita namin message ito, Lord, ay kailangan namin lahat, Panginoon, at maiwasan din sa iba. Hindi ka ma-impress dito, Panginoon, sa kasalanan, pagiging flatterer, Panginoon. I pray kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, so pa-arrange na po yung ano, yung mga wag magkakatabi yung mga ano, mga kulit. So ayan. So dala na dito hangga't maaari dito na lang tayo sa banda dito. Okay? Sino bang maganda example dito? Sinong game? Si ano na lang. Sinong game? Taas ang kamay. Ah, si EG na lang. EG, ba't ang pogi mo ngayon? Wala akong maisip eh. Okay, example sana ako ng ano. So, hindi akong magaling dyan eh, no? So anyway, yung title natin ngayon is Bolero ka ba? Okay, Bolero ka ba? So, meron tayong mga ibang ano, no? Na tayong preaching, ito yung parang series natin ng ano. Kasi yun natin maging bolero. Kaya ang subtitle po nito, or pwede nyo yung title dito, Avoid the Deceitful Sin of Flattery. Okay, alam nyo yung flattery. So yan po yung ating pag-aaralan ngayon at iwasan. Alam natin yan. So again, itong sermon na yung na-trigger. Kasi po ay, din yung, alam nyo naman na minsan, syempre, sa social media rin tayo at kahit saan, ma-observe natin yung mga tao, gustong gusto yung, ano, lalo nga sa, ha? Compliments, di ba? Maganda naman yung tunay, kasi pag sinabi mong flattery, o sinabing bola, maganda ba yun? Binobola ka lang nun eh. Negative yun, okay? So, pag-aralan natin, masabi po dito sa, ang sabihin ng flattery, parang di tayo ma-impress dyan. At iwasan natin yan sa ating sarili and then sa ibang tao. Ngayon, ibang tao, mga bobola, pwede mong iwasan in a way, in such a way na hindi ka ma-bibiktima. Ibig sabihin, hindi mo sasakyan yun. Okay? Anyway, eto na naman to. Magugulat kayo kung gaano po kadalas, no? Binanggit to sa Bible. Kaya nga mayroon tayong 12 points ngayon eh. Mayroong 21. Yan, flatter, flattering, flatterer. Dali. Flattery, gusto ko, sorry. Yan. Sabi dito, the act of practice of flattery. Ano nga yung flattering? Flatter, ibig sabihin, compliment. Pero ito sabi dito, insincere. Okay? Alam niyo ba yung sincero? Ibig sabihin, nasa puso. Okay, pag sinabing, pogi mo ba? Yung pala, mangungutang ka lang. Or something, di ba? Kaya may pabor kang kung ano man yan. Di ba? So, insincere or especially excessive. Pag sinabing sobra, tama ba yung sobra? So, kung totoo, okay lang. Okay, again, lagi kong kayo minsan, kinukompliment ko rin, pero sanay na kayo sa akin eh. Inotuwa ako ito, may mga bago tayo dito. Salamat, nagtatapat, amen. Pero minsan sobra-sobra naman. Pag sinabi ko sa ilalim mga bata na pogi kayo, maganda kayo, totoo yun.
Lagi sinasabi sa inyo kasi nga, pag nasa edad ka na namin, parang may, iba na yung ano na, di ba? Pansin nyo ba yun? Yung beauty talaga nasa mga bata. Okay, kaya pag hindi yung bola. Okay? Masabi dito, pag sobra na, talagang parang ikaw yung pinaka-pogi sa buong mundo. Ba't wala ka sa listahan ng ano? Sobra na yun, di ba? Ngayon, ang problema dito, minsan gusto-gusto, kahit alam natin binobola na tayo, gusto pa natin. Kasi parang may nararamdaman ko dyan, okay yun. Di ba? Yan ang pag-aala natin buong araw ngayon. Kasi, ang hirap minsan i-define, tama ba to, mali ba to, medyo lang naman yan. So, pero again, ang sa Bible po ay replete, no? Maraming reference sa pambobola at hindi yan positive. Negative po yan. Kaya, either sobra or hindi totoo. Minsan nga iba, nang-aasar lang eh. Kaya yung medyo obsolete daw dito, a pleasing self-deception, tama rin po yan. Ibig sabihin, niloloko mo yung sarili mo. Okay? So, again, kung napansin nyo, iniisa-isa po natin yung mga, ano, no? Mga topics, wide range of topics tayo din sa church. So, para tayo ay, again, ang ating objective, para ma-avoid natin yan sa ating sarili. Actually, mga pastor, medyo ano nga dyan, inclined dyan. Kasi minsan, ang hirap mag-encourage, minsan ginagamit din yan. So, again, kaya watchful tayo dapat dyan, okay? So, ganun din kayo. Iba, para makabenta lang, di ba? So, iwasan natin yan. So, again, medyo simple topic to, pero dadaanan natin para maiwasan na natin. At wala tayong pakinabang dito, okay? Akala lang natin meron, pero wala. So, ano ba yung napansin natin kanina? Wala dito sa isang dictionary ko, pero dito sa isa, tingnan natin ha. Hindi nabanggit yung mali eh. Double T, single R. Yan, para live. Ganun din. Pero ano nga yung hindi kompleto to. Pero anyway, isa sa mga mabanggit dyan ng dictionary, at alam natin, pag nambobola, ang tawag dyan, ang kasama dyan is yung, mamaya makikita natin sa Bible mismo, pangloloko. Okay, kaya ang, again, title natin, subtitle, Avoid the Deceitful Sin of Flattery. So, kasalanan pala yun. Makikita natin mamaya, kasi minsan yun nga, pag lalong nag-i-enjoy tayo dyan, ginagamit mo lagi yan, ayaw mong i-designate yan na kasalanan, kasi ginagamit mo eh. So kaya ngayon, lilinawin natin kasalanan yan. Ano sabihin ng deceitful? Mapanglin lang. So naalala ko tuloy yung another natin last time, yung na-scam ka na ba? Yung ano, nabudol ka na ba? Medyo nadaanan din kasi panluloko din yun eh. Kaya yung fraud and deceit, anong pinagkaiba din? Yung pambobola, yung scamming, ang malaking pagkakaiba niya, talaga madala sa business yun. Itong flattery, minsan talagang kala mo harmless. Pinuri ka lang. Ano, nag-post ito pala yung nag-trigger niya sa social media. Kahit kayo, sana iwasan nyo na rin. Na, again, maganda na kayo, pogi na kayo, matalino na kayo, kung ano man yan. Pero yung iba talaga, naghahanap ng, alam mo na, compliment sa iba. So, therefore, gahanap ng kahit ano, yun nga, minsan kahit ka walang kwenta-kwenta. Ito yung kinain ko kanina. Yung iba na, post ng ano, eh pag yung iba walang maipost na gano, alam mo na, kasi mataba na, kung ano man yan. Okay? Iba na lang, kung ano man yan. Para ang gusto niya mag-solicit ng praise. So, makikita-kita yung social media, kasi ang social media nga, parang technology, tandaan nyo to ha, ginagawa nyo sa atin is minamagnify kung ano yung totoong meron na tayo. Misa, kung mayabang ka, lalo makikita mayabang ka dyan. Kung mahihiyain ka, well, di makikita. Kung ano ba, kung bastos kayo, makikita lalo rin dyan, kung ano man yan. Okay, so yun na, ang flattery is excessive or special insincere na compliments. Then deceit is panluloko, fraud, ganun din, scam. Panluloko pala yung makikita natin ngayon. Dito sa ating main passage, nababalikan natin to sa pandang huli to eh.
So ano po napansin natin sa binasa natin? Ito po yung nagsasalita si Paul. Natapos na po tayo sa First Thessalonians, no? Sa ating series dito sa Thursday. Pero ang napansin dito, may mga pinapaalala lang si Paul dito kung anong klase siyang lingkod ng Diyos sa kanila. Okay? At kaya andito yung pinaka-highlight dito, nabanggit niya na isa sa mga hindi niya ginagawa yung flattery. Okay? Parang finale natin niya mamaya. Pero obviously, negative. Okay? Hindi tayo dapat mambobola. Para, anong bakit ka ba mambobola? Ayan ang gusto kong makita kanina sa ano eh. Nakita ba natin sa definition? Yes, ayun oh. Sabi dyan, the act of practice of flattering, bakit? Kasi, yan. He tried, yun eh, example 2 eh. Pero sabi dito, he tried to win his teacher's favor. Bakit ka nang bobola? Meron kang gustong makuha. Okay, ganun po yan. Kaya ako, minsan, intindi ko yung sarili ko. Baka kasi iba sabihin, ba't di ka man lang? May patiin man lang. Pero actually, naghahanap ng something. Yung tao minsan, nagsosolicit minsan. Alam nyo ba iba, nagpapakain yan marami lang para lang mabati. Alam nyo ba yun? Negative ka naman, pastor. Baka naman hindi. Eh, bakit? Sige nga. Yan ang gusto ko malaman. Kung mali ako, siguro hindi ako nalalaman. Bakit ka minsan, yung iba, walang-wala na nga. At yung iba, meron din naman, pero talagang gagastos ng kung ano. Okay, bakit? At kahit saan ano din, kasi nabanggit ko last time sa inyo yung yun nga, kahit yung again, ito, mahirap sa topic na to, mahirap discuss eh, no? Kasi may negative and positive na side. Okay? Kaya banggitin ko lang, minsan kaya ako dito, hindi ako nagpapa-celebrate sa inyo at sa kanyo bulahin. Ang kailan lang, nabanggit ko, di ba? Gusto talaga akong appreciate, gawin natin sa ibang araw, okay? Kung talaga, I'm sure wala naman, sa panahon natin, wala naman dito sobra-sobra pera, meron ba? Nagusto nilang akong pasayahin. Kaya sabi ko lagi sa inyo, gusto nyo talaga akong pasayahin, salamat, magtapat ka lang sa Diyos na ako, napakasaya ko na. Hindi ko na ma-explain yun, nakikita ko. Kitang-kita ko yun, okay? So, banggitin ko lang, naalala ko yung mga taga, ano, agang gumigising nito, okay? But, of course, kasi sa atin dito, tanghali ng lapit na nga natin, eh. Diba? Lalo yung nagsusundo. Salamat pala ba din nga, gusto kong sabihin, no? Yung initiative, okay? Kasi ako, susunduin ko talaga yan, eh. Pero, kung kaya ng ganyang setup, minus yung bangga ba dahil yung flat. So, yun. Kasi agang gumigising yung mga yan. At yun, appreciate ko. Mag-isang taon na rin sina, ano, Red June. Salamat dyan. So, hindi yung basta-basta pinipigay. Amen? Amen. Pinaghihirapan yan kasi naniniwala talaga sa kanan. Dapat gawin, okay? At please ang Panginoon. So, yan ang hindi flattery. So, anyway, tuloy natin dito na ngayon. So, again, tapos na tayo sa, ano lang to, context lang po ng ating main passages. So, lingkod ng Diyos, hindi nabanggit lang ni Paul. Balikan natin ito, pero sabi niya, ang ginamit ko sa inyo, hindi kami flatterer dito. So, kasi bilang pastor nyo kasi, minsan naiisip ko rin yan, ano yung, yung effective na maging pastor para dumami tayo, kung ano man yan, successful. Mapansin mo yan, ginagawa nila yun. Alam mo, mga talo pa ang artista niyan. Oo. Oh, may mga katagayan na sa kanila mong maririnig. At even pag nag-preach na sila, dinumiro ang pinipreach na sinasabi niya. At hindi natin gusto maging ganun ako. No? Pero minsan, hindi ko maiwasang maisip din. Kasi nga, parang mapaglingko ko lang kayo ng mas mabuti. Lahat yan, sabihin, minimeasure ko kung kaya ko. Pero anyway, so yeah, sa mga lingkod ng Diyos. So, balikan natin yan. So this time naman, yan tayong 12 points dito. Isa-isayin po natin. Actually, ito lahat ng reference ng Bible sa flattery, flattering, flatter. Okay? Kaya pagtapos nito, sana maintindihan natin na iwasan natin to. Amen? Iwasan natin. Sarili natin, never mo kailangan gawin yan. Kahit lagi mo narinig yan, lalo sa opisina, sa school, lalo pa pag nanood ka ng ano nung TV dyan. Ganyan yan po. Palitan sila ng ano dyan, flatteries dyan. Magagaya at magagaya nyo yan. Ine-expect na nga nila sa atin yan eh. Pero hindi dapat. So sana maintindihan natin kung paano natin iwasan sarili natin. And then pag sa iba, mag-flinator yun, huwag mong sakyan. Okay? May sincere compliment, okay lang, salamat.
hanggang doon lang, huwag mong ilagay sabi nga nila sa ulo mo. Ibig sabihin, parang dahil binola ka, o sige, bibili ka sa akin or something. Okay? Yan, okay, umpisa na natin. So, why should we avoid flatteries? Bakit tayo dapat umiwas dyan? Again, sa sarili natin ha, na maggumawa tayo ng ganyan. Kahit minsan nauudyokan ka na, eh, parang maganda yun na isang bola mo lang. Eh, basta minsan pag ano, nag-soul winning tayo, binobola mo, hindi bola yun. Ino-compliment ko talaga. Okay? Tsaka minsan, in a way, inaano ko, ito, binibigay ko yung positive sa kanila. For example, lagi natin pag nag-soul winning tayo, pogi nyo ha, kabataan, totoo nga yun eh. Kasi pag nakakita lang kabataan ganyan, alam mo yung karamihan ng ganyan, naliligaw. Okay? At pag dito, iwas agad sila kasi dahil yung ating kalaban, ang demonyo, ginagawa, sineset up sila para umiwas talaga sa salitaan ng Diyos. So, ginagawa natin ng paraan para sila ay at least mag-feel something comfortable sa salitaan ng Diyos. Yun lang po yun. Okay? Sana maintindihan natin yung difference. Okay, so bakit tayo dapat umiwas? Again, na tayo ang mambola or tayo naman yung magpabola. At again, merong konsekwensya yung pag nabola ka. Sa palagay nyo, anong gagawin yung pag nabola ka? Positive ba? Yung nabola ka nga, within that pambobola, negative agad yun. Deceit, sabi kanina, humingi ng pabor. Or, sabi nyo, excessive and then insincere. So isang bagay na hindi positive, walang bubungang negative, walang bubungang isang negative, walang bubungang positive yan, okay? Kung meron man, nabiyaya ng Diyos yung umbaga, na turn around mo, pero madalas ay hindi, negative yan, okay? So kaya, so meron tayo dito 12. So I think matapos natin from 1 to 6 or 7, okay? Hindi, 6 or 5. Number 1, bakit tayo dapat? Ito hindi ko malala kung na-discuss ko lately, sabi niyo sa akin, ha? Pero nakabasa ko lang, nasa Job kasi ako. Job 17. Dito pa lang, magtatagal na tayo po eh. Hindi ko alam kung ano. Alam niyo po yung Job? So ito po yung, again, example ni Job kung paano siya sinubok ng Panginoon. Pero yung, again, yung maraming in-between ng first and second chapter and the last chapter, mga palitan po ito ng mga salita. Okay? At isa, sino yung salita nito? Sino yung nagsalita nito? Alam ko si Job eh. Yan, si Job, no? Ito sabi niya po, maganda ba mambola? Bolero ka ba? O, tingnan mo to, i-consider mo. Sabi dito, he that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail. Tagalogin muna natin. Yung mga nagsasalita raw ng pambobola, o ka nang bobola ka, kahit kaibigan mo yan, pag binobola mo sila, yung mga mata ng kanyang mga anak ay maduduling. Hindi, ano yung fail? Kasi fail sa Bible, sa King James, para either magbabawasan, magkukulang, or mawawala. Bandang huli, loser pa rin, okay? Ibig sabihin yung, ba't yung mata ang mag-fail? So kasi ganito po yan, ano ba yung katotohanan? Siyempre, pag sinabihan mo ng katotohanan, ma-edify yan. Alam ko yung totoo, alam ko na yung gagawin ko next time, mawawarning anak about kung ano man ang dapat mawarningan, mga negative or mga consequence ng kasalanan, mawarningan ako doon. So positive yun, okay? Pero ang flattery, ano yan? Insincere, sobra-sobra. Kunwari, si Yesha, anong top ka ngayon? Top 10. Sigurado ako, pag laki mo, ano ka agad? Yaman mo, manager ka agad. Kasi top 10 ka eh. Ano nga ganun ba? Ano pa? Ano yung masadap bulahin dito? Si Yesha to na. Juliana! Ano kaya? Juliana, ang ganda mo ha. Sigurado, pag laki mo, pwede ka mag-join sa ano, mananalo ka sa ano. Kasi di ka matangkad masyado, no? Pero, eh, hindi, sobrang ganda ng mukha mo. Binobola. So, anong gagawin niya? Ha? Anong mangyayari sa ka binobola? Sino pa bang gusto? Sinong volunteer? Mga bata? Ah, si Julia, matalino rin daw. Sigurado ako. Picture mo na yung itsura mo sa, ano,
Nakikita mo yung mga sasakyan ng mga kapitbahay natin dito? Wala yan. Nakakalang limang sasakyan, palitan yun. Monday, isa sa Monday. Tuesday, iba. Wednesday, ibang sasakyan naman. Okay ba? Nangarap ka na? Talino ka kasi. Ang mangyayari dito, kaya lang yung sabi sa inyo, huwag niyong bobulahin yung mga anak niyo rin. Lalo iba ng sexy mo, ganyan-ganyan. Ibang talino mo. Kasi sabi nito, they are self-fail. Ibig sabihin yung pang-unawa nila, yung pag-perceive nila, okay? Yung eyes po kasi is parang input yan by which we perceive, understand, and assess. Sa amin po sa mga project minsan, nagkakaalaman. Minsan, bakit gumastos tayo ng ganyan? Palpak tayo. Okay, hindi ko na-expose yung ibang ano. Pero ganyan sa mga kumpanya, sa totoo lang, kahit yung, ito nga lang yung mga kalsada na naman natin, eh, di ba? So yung, lalo po sa C6 ngayon, sa C5. Pag nakakita nyo sa EDSA rin, may nagireklamo sa ano eh. Pinakita doon sa Facebook. Ang bira yung bus ganyan, kala mo umaalon eh. EDSA ba to? So sayang! So ang tanong sa inyo, bakit nagkaganon? Ba't pumapalpak yung malalaking project sa amin gano'n? Million-million. Kasi sa umpisa pa lang, mali na yung assessment. Akala. Eh basta spalto mo yan, sino mang supplier dyan, kaya nila yan. Uy, mura yun ha. Okay, kaya nila yan. Paggawa nun, patay, sa palpak. So ganun din kayo, mga bata ngayon. Yung iba ikaw matalino kahit anong, kahit magloko ka. Ba't ikaw, hindi ka na nag-aaral eh, matalino daw ako eh. Oh, tama? Ang dami yung kilalang ganun. Kaya nagpabaya. Mga ano rin, hindi na nagantaw dito, ibang bagay yan. Yung pinag-usapan lang dito sa Bible, ang pakialam dyan. Talino ko eh. Natawanan lang nila yan, salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung mata nila, failure na. Hindi na makakita ng maayos. Ganon din dito, kaya ba yun? Sermonan. Kasi either mayabang o walang pangunawa. Bakit? Hindi mo alam kung bakit. Kasi mali yung tingin. Okay, nag-preach ako dito, iba interesado, iba hindi. Ba't ganon? Iba kasi yung assessment nila sa mga bagay-bagay. Hindi interesado sa mga bagay na makapakipakinabang. Tapos doon sa bagay na walang kapakipakinabang, doon nakatutok. At tapos na ng preaching, ang mag-uusapan after, ano kaya? Ano yung magandang pag-usapan pagkatatapos na mag-preach lang sana maayos? Kumilos ang Panginoon sa iyo, anong mag-usapan nyo? Laro? Ganyan nang isa. So, ibig sabihin, may problema ka sa mata, kaya gusto kong ano dito, kung bolero ka, ano, magpupudos ka, especially yung mga anak mo. Daw, yun ang matindi dito, yung anak niyang tinira eh. Totoo tao, sali kahit saan ko na, binola ko kanina si, kung sino mo binola ko. Pero especially daw yung anak niya, o yung anak mo, hindi kasi sinabi dito eh. Pero mas nakakilig siya doon sa anak ng binola mo eh. Di ba? So pag binola ko na si Brother James, ba, ang talino mo, sigurado lahat ng anak mo matalino din eh. Di ganun nangyari. May matalino daw ako, di na ako mag-aaral, mag-iayabang ako, wala akong pakialam sa church, di ako mag-iayabang ako, yung mga yan, walang kwenta, hindi ko kakaibiganin niya, no? Bandang huli, maglaki mo, kailangan mo pala yun, mga bagay na ito. Kawawa ka! Kawawa yung anak mo! Nakita niyo yun? Una pa lang tayo, ha? Kaya number one, flattery. Bakit tayo dato may iwas? Because flattery causes general failure. Okay, medyo general talaga. Kasi talaga may failure dyan. Katulad ng kanina banggit ko sa kalsada. Lahat tayo gumagamit niyan. Yan ang isa sa mga lagi nasa utak pag taksang pinag-uusapan. Sana naman, pag vibe ko dito, maayos naman yung biyahe ko. Eh, alam nyo, pag may maintain ka na sa sakyan, lagi nung kinukompute ko na naman yan eh. Hindi yung tayo mayaman, yung isang tang, mga ganun yun. Naku, mga ilang buwan na naman to, papalitan na naman yung ano nito, under chassis nito. Kaya doon sa C5, doon ako lagi, kasi nga yun dito, lane yun ng mga truck eh. Ay, maniwala ka, pag dumaan ka doon, tukotokotokotok. Kasi ang pangit ng kalsada. Eh pinupuri ko pa naman itong marikina kailan lang, di ba? Ngayon, ganun din, sira din. Hindi natin alam. But anyway, pag mali yung assessment, kasi kaya nila yan, magaling yan, matalino yan, bandang huli,
Failure yan. Amen? Kaya iwasan natin mambola. Saan pa pwede yan? Actually, mga daanan natin lahat yan eh. Okay, so gusto kong emphasize dito sa first point natin, yung mata. Okay? Pag nambobola ka, hindi ka na makakita ng maayos. Okay? Sa halip na yung mag-aaral kasi sabi, matalino ka pa. Eh, talino pala, parang ano lang yun, parang computer nga, lagi na sabi sa inyo. Yung computer, kung malakas yan, mabilis, okay yun, maganda, di ba? So, umpisa mo, malakas. So, marami ka pwedeng gawin ng tanong, anong gagawin mo dun? Ano ilalaman mo dun? Gagamitin mo ba? Sa maayos. Di ba? Eh, kung puro games nilagay mo dyan, hindi, baliktad ka dyan. Again, di masama yung games lang, ha? Na inilalagay yan sa tama. Sa tamang oras. Hanggang dun lang yan. Amen ba? Amen. Napaka-importante nung may kinalaman to lahat sa unang point natin. So, huwag kayo mambola. Isipin nyo lagi, pag nagbola kayo or binola ka, anong pwede mangyari sa'yo? Dahil sa pambabola ngayon, mayamang ka naman eh. Sige, gastos lang. Yan, lalo na. Mas pag gano'n, nasa na ba yung, wala na akong pay. Wala, ginastos mo na eh. Hindi mo ginamit na puhunan and then, para yun ang palalaguin mo. Lalago. Alam mo, nakahawa ka lang ng ano. Ay, gastusin natin, bilhin na akong ano-ano. Okay, so number one, flattery causes general failure, especially sa assessment, no? Kung paano ka nakakaunawa, patay ka pag ikaw ay nambola or nagpabola. At pasto, pag ako naman yung nambola, hindi ako yung fail. So alam ko kasing mali yun eh. Eh kung masanay ka dyan, ay naniwala siya sa akin, sinabihan ko lang maganda, bumili na. Di ba? Kaya doon sa mga pagbibili ka dyan, oy, pogi! Pogi agad. Gusto lang makabenta. Okay, so move on tayo. Number two. Ito, malalim na naman to. Job pa rin. Ah, nakakasunod kayo, ha? Dalawa to. Okay. So again, ang Job ay mga palitan ng salita. Kaso si Elihu pala to. Pero okay lang, may katotohanan na sinasabi to eh. Sabi dito, kayo naman po, sige, let it go. Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto man, for I know not to give flattering titles, in so doing my maker will soon take me up. Okay, so may katotohanan din sinasabi dito, no? Pero ano yung flattering titles? Alam yung title? Kaya po yung, kahit sa amin sa IT, ganyan, pero lalo na yung mga dati, yung mga doctor. Ayan, naanahan mo agad ako. Yan din iniisip ko eh. Ito mga showbiz, dumaan tayo sa ano? Dumaan tayo sa mga lawyer, di ba? PhD. Ano pa ba nilalagay dyan? DHD. MD. DDD. Kung ano man yan. Kahit yung mga sa ano, di ba? Gusto nila may nakadikit sa kanilang pangalan, engineer, doctor, nurse, nurse, doctor, professor, general, major problem, ano man yan, no? So gusto yung kasi, yung title pa lang, parang mag-uwi, uy, doktor yan, tama yan, pag sinabi niyang kailangan ko pabakuna, sigurado, tama yan, eh, sabi ni isang doktor, hindi naman eh. So hindi lagi, kaya ang context po nito, sinasabi ni Elihu, tama si Elihu to, no? Yan, totoo din naman eh. Ako, hindi ako nagbibigay ng sarili ko. So, sinabi rin yan ni Paul eh. Diba? So, wag mong nilagay, lalo na sa, dupatan tayo sa mga loko-loko talaga, mga showbiz, diba? Ito mga showbiz, wala to, ano, puro kahihiyan to mga to. Pero, dahil yung industriya nila, talagang ang dami ng lololoko. Diba? Eh, hindi sila papahuli, diba? So, kaya, kung sinong gusto nilang pasika, ang galing umarte nito. Yung mga anak ko, magaling ding umarte. Pero, wala naman itong mga to, no? Superstar. Ay, talo ka doon, superstar yun. Hindi, merong megastar. Meron bang ultra super duper star? Kanya-kanya na lang eh. Para dagdagan yung, kumbaga, yung yun nga, mabola yung tao, and then yung pati yung mga tao, ay, superstar yun eh. Mega star yun eh. Mega, laki nun. Eh kung giga,
Gigastal. Terastal. Ano ba? Petastal. Ano mas malaki pa dun sa peta? Gazillion. Kalokohan na yun. Pero ngayon, data, tera, peta, petabytes na daw ngayon eh. Anyway, nagbobulahan lang itong mga ito eh. Kaya sabi dyan, isa sa mga ginagamit yung mga titulo-titulo. Okay? So pag sinabihan ka ng gano'n, ang problema dyan, kaya nga yun, yung mga lalo sa bakuna, okay? Kaya nga yun, iimbestigahan sila ngayon eh. The head of the World Health Organization. Ay, makamundo yun. Hindi makamundo yun. Buong mundo. Eh, pag Pilipinas, Department of Health. Diba? Magaling yan. Director. Sumunod tayo doon. Kahit parang mali. Parang nasabing ano ba? Bakuna, ilang buwan lang ginawa. Galing naman nila. May technology tayo dyan eh. Nasubukan na ba? Nasubukan sa mga iba. Sa daga. So, pero dahil may doktor eh, head siya ng ano eh. Sige na nga, oh, maniwala ka. Ba't ikaw iniwala doon? Doktor ka ba? Ikaw, doktor ka ba? Paano man dapat yun eh. Naganyan po ako, no? Anyway, kaya ang next point natin, ano? Meron na po tayo dito, tiningnan ko tatlo. Meron na akong preaching tatlong bagay sa respecting a person. So, alam nyo ba yun? So, ano na yung respecting a person? Kasi nabanggit dyan, accept any man's person. Ano yung sabihin ng respecting a person? Positive ba yan? Ano nga yung sabihin ng respecting a person? Piniplease mo siya dahil lang? Anong dahilan? Ha? Hindi. Tama yun, pero bakit siya at hindi yung iba? Meron siyang something, di ba? Okay, ang hirap i-explain. Pero, ang madalas dyan po yung kasi anak yan ni ganyan. Kasi, kabag-anak natin yan. Kasi, yan yung sabi, respecting person. Kasi, matalino daw yan. Dalawa kotse niya. Siguro, matalino yan. Le, hindi rin. Amen? Yeah. Tatlo yung preaching natin. Bakit? Kasi masama yun. Lalong, yung iba kasi hindi maintindihan yun. Kaya sabi siya, kahit mga pasto, kanya-kanyang ano yan. Ay, magaling yan kasi ang congressman yan eh. Diba? Mayaman yan. Madalas pinagbawal sa Bible kaya inaaral natin dito yung ngayon, pasok na naman. Sabi dito, let me not, I pray you, accept any man's person, neither. So magka, ano yan eh, magka-tandem yan. Yung pagiging accepting person tsaka flattering titles. Kaya mo siya binigyan ng superstar kasi actually, yan, sinasabi ng pabo. Kasi ganyan po yan. Bakit binigyan ng super? Kasi utu-utu po yung mga yan eh. Pag sinabing, iyak, iyak, iyak. Alte, alte, magubad ka. Ay, sumayo na. Hindi, magubad ka. O, sige mo. Hindi yan superstar. Mga DCB yan. Mga naloko yan. Mga wala yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. Okay? Kaya huwag nyo nga hangaan yan. Kaya ngayon, kaya nauso rin yung TikTok. Kasi ganun nga daw po yung ano nun eh. Dati, kailangan mong piliin kung sinong bangla sa GMA, sa ano, ABS-CBN. Ngayon, binigyan lahat ng platform. Basta may cellphone ka, may load ka, ano may sarili mo dyan, anong gawin mo, iba, puro kalokohan, kabastusan, isikat ka. Isikat. So, yan. Kasi gusto nila na, sabi, ang ganda ko, ang galing ko. Ang galing kong patawa. Ayan. Yan ang gusto mo. Doon ka sumikat. Iba. Iba naman, bibidyo mo pa yung sarili, gagawa ng kalawan. Tama yung ulo sa kung saan dahil na. Pero yung isa, yung ganun ang hinahanap kasi ng iba, basta lang mapansin. Amen? Amen. The most! Mayroon pa ang fail army, di ba? Napabangin ko lagi kasi mga loko-loko eh. Bili yung mong binigyan pa ng sarili nilang title. So nakukuha niyo ba yung gusto ko sabihin? So again ha, ganun din tayo. Sa church, especially, nako, yung iba, kaya yung iba, kung ano nang tinatawag. Do si Pastor Padua, ayaw daw niya yun eh. Tinatawag siya bishop. Eh, pero biblical naman yun, tama yun. Kasi sa panahon nga natin ngayon, ibang ano dyan, connotation. Dahil alam natin naman, sa Pilipinas, Catholic, ano daw, pag bishop, mas mataas sa ganyan, ganyan, ganyan. So, iniwasan natin. So, please, iwasan natin. Amen, ganun din sa atin. Pag feeling mo, kailangan kang banggitin. Sino ba yung taong yan? Siya yung
anak ni ganyan na ito yung ginawa na ganyan. Gaano kahabang title gusto mong sabihin sa iyo? Amen. Anak yan ng kamag-anak ni ganyan, anak ni pinsa ni ganyan, ni pastor. Ganyan. Uy, spiritual, ganon? Hindi. Net tayo sa sarili, ha? Okay. So, kaya number two, flattery is an ingredient of respecting persons. So, kung alam nyo na, itindihan nyo na, may tatlo tayo preaching about respecting persons. Masama yun, iniiwasan natin yung paulit-ulit ang Bible against respecting a person dahil lang anak niya, ganyan, ganyan. Yung flattery, malapit yun, magkamag-anak yun. So kaya number one, bakit tayo umiwas dapat sa flattery? Kasi una, flattery general failure. Okay, and then, it is an ingredient for respecting person. Next. Diba, parang malungkot na, usundan nyo pa ba? Eh, Pastor, bolero ko, yan nga minamaster ko nga yan, tapos tirahin mo naman, eh, Pastor. Kaya ako nagkaroon ng ganyan dahil binobola ko yung mga kung ano man niya, customer ko, teacher ko. Diba? Ano sinasabi mo, Pastor? Tigilan ko yun. Yun na nga. Eh, paanong substitute? May substitute dyan. Kunwari, ano ba? Kunwari, ano bang ano bang ginagawa niyo? May substitute dyan at makatotohanan. Amen? Hindi nyo kailangan mag-flatter. Pangatlo, ito medyo mabigat, nauna eh, kasi in order, ano to eh, in order of ano lang, appearance sa Bible. Psalms 5. Tingnan nyo kung gaano kalala ang flattery. Oh, sige, kayo ulit. Ready, go. For there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre. They flatter with their tongue. Ayan, nabanggit yung flattery, di ba? So, familiar ba yung, ano, yung verse? Di ba kinuha yan sa baliktad? Isa yun sa mga kinuhanan sa Romans 3. Kung naalala niyo, very famous nating chapter sa Romans 3. Ang dami doon, puro mali. Diba? Kinabisado kayo last time, diba? Ang sabi na, their throat is an open sepulcher. Diba? Andun yun eh. So marami pa doon. Now, then they flatter with their tongue. So, mayroon ditong no faithfulness. Ibig sabihin, faithful kasi tapat. Anong kabaliktaran? Ibig sabihin na sinungaling. Okay? Their inward part is wickedness. Ibig sabihin, nasa puso niya. Kaya naging sinungaling yan. Ang bobola ng scam. Kasi, puro kalokohan, puro kademonyohan. Ganun yun. At ito yung malala. Sabi nga din, kinote sa Romans 3. Their throat, ano yung throat? Ito po yan. Ano yung sepulcher? Libingan. So, mga ba libingan? Sinong volunteer? Kasi ba, laki ng aba sa apple. Nakita ba kayo ng lalamunan ng mukhang libingan? Obviously, wala. Pero ano tinutukoy dito? Ibig sabihin, libingan, patay. Ibig sabihin, nakakamatay. At paano nangyari na nag-flatter nga, binobola mo, nakakamatay, ganon? Eh, nabanggit natin kanina, palalimin mo lang yon. Yung ano, yung sinabi yung matalino, dito lang yung nag-aral. Napahamak. Ngayon, palalimin mo pa yun, lalo spiritual, ano? Kaya ito mga tingnan nyo yung mga, alam nyo yung mga ibang churches na hindi totoo at even yung mga totoo na pagano na. Isa sa mga nangyayari sa akin na bulahan yan. Maniwala kayo. Minsan hindi ko matagalan yan pero minsan pinapakinggan ko rin kasi nga, alam mo na, para alam ko. Ganun yun. Mga minamahal. Okay naman yun pero yung puro na lang ganun. All you wonderful people! Parang kung ano isang limutan, ganun din, di ba? Magandang pambati yun sa YouTube, eh, di ba? Hey everyone! Welcome to the channel! All you wonderful people! Pero sa church, paano yan? Paano pag kailangan pag-usapang kaligtasan, kasalanan ng tao na magdadala sa akin sa impyerno, paano yan? Ang bobola ka ba? Kaya ngayon, yung ibang churches, ganun. In effect, okay, dahil ang attitude ng preacher ay pambobola, para paburan siya, mahalin siya, ay, magsasalita na naman sino, pakinggan natin. Gusto kong pakinggan niya kasi sabihan na naman ako niya na ganito ako, kahit hindi. Amen? Amen. Amen. Eh, mga tuloy, lahat tayo, mga anak ng Diyos, loko-loko. Kasinungalingan. Kaya ang dami ngayon, ang hirap mag-preach sa kanila, kaya talagang kailangan mo, elaborate mo yan eh. Kasi lahat ng tao, anak ng Diyos, di ba? Sino nagsabi sa'yo? Binola ka lang. Anak ng Diyos, naligtas yan. Eh, pag plinator-plator, kasi anak tayo lahat ng Diyos, lahat naman tayo.
Ilang libong beses yung narinig yan. Mali pala. Pero sarap pakinggan, anak ka ng Diyos, di ba? Pero hindi totoo. Nakakamatay. Ganun po yan. May iba naman, ganda ng sasakyan mo, high ace, no? Ang lakas yan. Pahawuti mo nga. Oh, bilis naman talaga yan, di ba? Lakas na lang. Oh, sige, ano, bagal naman. Ano. Palakasan mo ba? Ewan ko, kilala yung anak ni Dolphy, sino yun? Madalas na aksidente, si Bandol. Taba-taba nun, yabang. Ilang beses, buhay pa rin ba yun? Hindi ko makakalimutan yun, si Bandol na naman. Ang ganda ng sasakyan. Bakit pinahap? Kasi hindi ka makakontento eh. Oh, saan nag-impisa yun? Sa pambobola. Ay, ang ganda naman sasakyan mo. Ilan ang ano yan? Ako, hindi ka rin kabisado yan eh. Ito ang makina niyan. Ganito ang torque niyan. Ano yung torque? Basta malakas yan. Subukan nila natin. Kaya yan. O, subukan mo nga. Yun, patay. Ewan ko si Bandol ba? Masamang ano eh. Masamang damo siguro. Dami na namatay dyan. Sabi nga nila, may nagano ng article dyan. Yung mga lalo yung mga truck na ganun kalalaki. Na hindi mo makita kung nasa unahan mo. Kasi laki nung ano eh. Ang dami nung pinapatay nun. Kaya again, number 3, flattery causes death. Okay, magreklamo ba kayo? Yun ang totoo. Pag binola mo yan, binola, bola mo yan. Okay, sige nga, subukan natin. Nakakamatay yan. Lala nung pastor, nakakamatay yan. Yun ang totoo. Kaya huwag kayo mambobola, huwag din kayo magpapabola. Eh, basta hindi naman lagi... Release mo ba yung buhay mo ng ibang tao? Para makabola ka lang, makakang pabong. May number 1, causes general failure. Number 2, is ingredient of respecting persons na negative na dati natin ginagawa. Pero pag ganyan ka, duktong-duktong na yan. Kung bolero ka, magiging respect of persons ka rin. Ganun yan, magkaduksong yan. And then, flattery causes death. Number 4, bakit tayo dapat umiwas dito sa kasalanan na to? Bakit di natin dapat gawin? Bakit hindi natin tanggapin sa iba? Kaya, mas na yun, ano nga ako, nasabi nga lang pogi, di ba ako papasalamat? Masalamat ka, pero tapos sa utak mo, iniisip, ano kayang, maumuta, ano? Yun na dapat iniisip mo, matalino ka, okay? Yan, so next is, Psalms na tayo, no? Ito lang yan. Psalms 12. Ito medyo, ano, i-derive natin yung meaning. Kayo po ulit. Ready, go. With sweet vanity, everyone will his neighbor. With flattering lips and with a noble heart do they speak. The Lord shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things. Okay, so dalawang beses binanggit yung flattering lips, no? So bakit lips? Eh syempre, yan ang ginagamit mo eh. At ewan ko, nakapansin kayo may mga taong ano, sa office madalas yan, yung mga, yung mismong pagsasalita nila may way eh, may kakaiba eh. Talagang ginagamit nila yung ano, pati yung boses nila, distinctively ano eh, konyo ba? Kasi iba pag alam mo yung taong ano, kala mo may alam agad eh. Pag may certain words na ginagamit sila, kung paano nila sinasabi yung mga salita. Okay? So, ano ngayon yung point natin dito? They speak vanity everyone with his neighbor with flattering lips. So, ano yung kinukumpara sa flattering? Number 1, vanity. Alam niyo, vanity, walang kwenta, walang laman. Zero. Pakyo tuloy. Ano yun? Ano yun? Ampaw. Okay, tayong ampaw. Masarap naman yung kaso. Ano nga ba yung ampaw? Basta alam ko isang pagkain yun na mahangin, di ba? So masarap naman kaso. Minsan matatawa ka lalo pag gutom ka. Kaya nga wakain eh. Uy, mayroong pagkain dito. Pagkagat mo, puro hangin. Okay? So ganun daw yung ibang magsalita ay puro hangin, walang kwenta, walang laman. Kaya kinumpara yun sa dalawang bagay. Ayun nga, walang kwenta, tsaka double heart.
And then later, ito naman sa bandang, ba't ganun sila magsalita? Kasi sabi ang description actually sa kanila is, and the tongue that speaketh proud things. Ganun yun, di ba? Kaya nga, tinatawag natin, mahangin ka. Ang hangin ito, ano yung sabi ka? Hangin ng bata ako siya. Hangin, mayabang, anong kinalaman nun? Actually, ito yung mga reference na yun eh. Ang ganda pag-aralan ito, di ba? Hangin. Ang sabihin nyo, ano, ini-imagine mo yung ulo malaki. Ano ngayon? Ba't hangin? Kasi po pag sinabing may substance yung sinasabi mo, hindi yan hangin. Pag yabang, pag sinabi mo yabang, wala naman. Kung natin nga yun, nagbebenta. Sir, ito, napakaganda nito. Kung ano man yan, kahit ano magagawa mo dyan. Kahit ano? Kahit ano? Nakabenta lang, no? May electric fan. Patay ka na yung electric fan mo, buhay pa. Yung mga ganun eh, di ba? Doon minsan yung mga lumang ano, totoo rin yun. Naalala ko yung mga electric fan na ginagawa lang dati. Pag hinataw mo yung asawa mo nun, patay yun. Pero yung electric fan, buhay pa kasi puro bakal eh. Kaya gagawin yun, ha? So, bambobole. Okay? Nasaan ba tayo? Yan. O, sino, ano ba gusto sabihin? Sa hangin. Yung iba naman, ipo-ipo. Ano ba yung mga bakit nga naman? Ipo-ipo. Kasi ang lakas ng dating mo, ha? Kaya, ibig sabihin, ang lakas ng dating. Pero hindi mo maitindihan. Ano ba yun? Ano ba yun? Kasi mayroon talagang malakas ang dating na talagang may dating. Amen? Kaya kahit sa church, may nasabi si Pastor dati nun, yung presensya mo pa lang daw, talagang ano na, mawawaw na. Isabihin ko na, nabalitaan nila itong taong to, lalo na kung talagang kilala mo. Kunwari, imagine nyo, ano yung taong nakaka-wow? Jamie, ano ba yan? Ha? Naglingkod sa Diyos, okay. Naisip muna ako ng ano eh, pataw eh. Kasi hindi lang nanonood ng mga kanon eh. Diba? Kaya yun ang dapat natin gawin. Alam niyo ba yun? Kaya marami nabubole. Alam nila marami nanonood sa kanila eh. Hindi kung ano-anong damit niya. Paparada pa. Sino ba yan? Artista. Yun na yun? Umaarte lang. Gagalangin natin. Umaarte nga eh. Pero alam niyo may substance talaga pag dumating. Kaya si Pastor, pinag-uutin natin makarating. Diba? Kahit paano. Siyempre, busy rin yan. Pero actually, nag-commit na yan. Sabi niya. Ayaw niya na pumunta kasi nanghina nga siya, di ba? Pero ang pangako niya, pag kami-kami, mapuntahin niya. Kasi nga, ang anak na yun. Anyway, so masaya tayo pag ganyan siya. Kasi yung presensya pala yung sabihin, ito yung nag-train sa akin na ilang taon. At kayo din, makikita niyo yun. May makikita yung resemblance, definitely. At yun ang gusto kong makita niyo. Na hindi tayo, sabi nila, potok sa buhol at tinatawag. Hindi tayo yung pastor ako. Parang CCF ba? Ano gusto sabihin? Yan. So, hangin. Kaya bakit di tayo maging flatterer? Di tayo magpa-apekto dyan? Kasi yan ang ginagamit ng mga mayabang. Yan lang yun. Yung point doon. Diba? Kasi walang totoo. Ano bang magandang ano? Kaya katulad yung katalino, diba? Hindi yung iba. Yan nga, naalala ko na yung CCF tuloy, tsaka si Bante, no? So may platform na kasi sila, kahit anong mangyari, may dadalo doon, kasi may mga ano na eh, di ba? Pero pag nagsalita na, doon, again, magpa-participate, pag ikaw kasi nakikinig at in-evaluate yung sinasabi, participant ka doon eh. Hindi ibig sabihin na magaling magsalita or walang alam, alam mo agad kung may laman o hindi, no? So yun ang ano dito sa, pag sinabing wisdom eh. Anyway, but yung iba nagsasalita, ang dami nakinig, pero still, actually, wala silang sinabi. Natindihan niyo ba yun? Okay, ano mo natin yung Hollywood, gano'n. Ang dami na pinag-usapan, ang daming sinabi, ang daming programa, pero pag sinuma mo yung mga, ano ba nangyari doon? Anong event doon? Ano nangyari? Wala. Gano'n lang sila. Palakuha, Tito Big and Joey ngayon. Kalaban nila yung itbulaga, mga ganyan. Asan yung mga balita ngayon eh. Pare-pare yung basura yan eh. Kaya minsan nakakatawa rin sundan kasi ano ba pinagmamalaki itong mga to? So, puro hangin. Ngayon, kumpara niyo yung talagang full of wisdom. Anong tsura ng taong or yung sinasabi niya? Para masabing full of wisdom. Kaalaman, matututo ka. At hindi lang basta matututo ka. Ang subject,
na tinutukoy at pinag-uusapan at tinatopic niya, ano, hindi yung walang kakwenta-kwenta. Essential talaga. At dyan kayo mako-convince. Ako dyan ang aking, kumbaga, kaya nung nagsimula tayo dito, nagdududa rin ang parang, ano bang gagawin natin dito? Ito yung mga kalaban natin, ito yung kaya nagad lugar, di ba? Kasi endorse pa ng kung sino yan, no, punta kayo doon. Tayo, wala. So, paano yan? Pero meron tayong something. Amen, na I believe, katulad ko, na-impress sa akin ng Diyos sa puso ko, itong salita na yung katotohanan yung wisdom dito, dahil ako, nag-interesado ako na magpapatuloy ako doon kasi hindi manggagaling yung saan-saan lang. Amen? Hindi nila pwedeng gayahin lang ang kaligtasan. Ang dami nang gumaya sa Christian church eh. Bakit hindi nila makuha yung pinaka-basic? Kasi hindi nila kaya, hindi nila alam yung sarili na doon. Kahit, for example, Mormon. Hindi gayahin yung Mormon. Imagine nyo lang. Okay? Kung may imagine nyo. Yung Mormon magtuturo ng totoong kaligtasan, na-imagine nyo ba yon? Hindi sila iaanaw ng satanas na ano nila. Hindi sila allow. Una, hindi nila maintindihan. Pangalawa, hindi sila iaallow. Alala ko tuloy yung Catholic priest na sabi ba naman, alam niyo yung sa Nazareno, di ba? Nag-preach siya, sabi niya, oh, mga kapatid, huwag nating isipin ito, ha? Sinasamba natin. Uy, totoo yun, ha? Ngayon, wala na yun, taong yun. Tatanggalin yun, di ba? Sino man yung totoo, eh? So, ganun po yan. Kaya hindi mo pwedeng pikiin ito ngayon. Yung mayabang, puro salita lang. Kaya yung iba, ganito, pansinin nyo to. Pag yung iba, pag kinausap mo na, di ba, may nagturo, for example, kung narinig mo, ganyan, di challenge mo ngayon. Ano, yung, ano bang topic na ano ngayon? Kahit sa among baptist na lang, ha, yung repent of your sin, kaya yung pre-trib na lang. Ayaw nilang pag-usapan yan. Mapapahiya sila eh. Alam nila yun. At na, pag naka-encounter kahit isa dalawa lang yan, alam nila wala silang ganung knowledge. Pag pinansin mo yan, ano, dahil wala, ampaw, yung aral na tinanggap nila, ampaw, sabog agad, isang tusok mo lang, puh, asa na, ano, nasa na 7 years tribulation, wala. Ibig sabihin, wala akong alam, oo. Oh. So, gagawin nun, yung pala, puro yabang lang pala yung sinabi ni ganyan, doktor ganyan, ganyan, oo. Oh, ang hirap tanggapin nun. Kaya, mag-ingat tayo sa mga flattery. Eh, di ba doktor yun na graduate ng ilang taon ng ganyan? Yun, isa pa yun, mga titulo yun. Ibig sabihin, maniwala tayo dahil lang doon. Hindi, pag-usapan natin yung mismong sinasabi, mismong tinuturo. And then, himay-himayin natin, totoo ba o hindi. Amen? Amen. So kaya, wag niyong gagayayan basta na bumili sa akin dahil lang binola ko, ulitin mo pa. Ibig sabihin, mambobola ka lang, hindi mo ayusin yung produkto mo kasi gumagana pa yung pambobola eh. Yan ang sinasabi natin. Kaya hindi dapat, no? So magkakadoksong po ito. Again, number one, flattery cause general failure. Number two, flattery is an ingredient of respecting persons na pinagbabawal ng Diyos. Pero pag mambobola ka, hindi mo maiwasan yan. And then, flattery causes death. Number ito, flattery is a tool used by the proud. Yun lang gusto ko sabihin doon. Yung mga mayabang puro hangin, ang gamit niyan, pambobola. Hindi nyo na alam yung kanta namin dati, no? Yung bo. Ang panahon namin yan eh. Parang hinahanda na kami doon eh, nung panahon nyo. Ngayon, sa panahon nyo, alam na okay lang mambola. Ganon talaga, pag nanliligaw, mambola. Ganon? Sino dito gusto mambolahin ka lang? Ang ganda mo talaga. Ang, ano man yan, ano ba mga mambola dyan? Ang bango-bango, ano ba? Talino mo, ang ang mata mo parang mga bituin. sa Bible, sinabi sa Ecclesiastes, di ba? Ano sabi doon? Nakalimutan ko. Ano yung kinukumpara sa kambing doon? Nakalimutan. Kabayo sa kambing. Pangit naman, no? So, hindi mo gustong bolahin ka, lalo sa love life. Hindi na kahit sa anong bagay, yan mo binabola. Amen? Amen? At yan ay gamit ng mga mayabang. Tapusin natin hanggang 5 po. Tumda ba kayo? Okay lang, ako din eh. Psalm 78. Ang hilo na ako sa gutom. Kumain naman ako. May basa niyo po dito sa haba nito.
Nakibasa po dyan. Psalm 78:36. Ready, go. The rebellious, they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues. Nag-flatter, and then nagsinungaling. Tingnan natin sa Proverbs. Medyo basic to na ewan eh, no? Pero Psalms, ah, sorry, 26. Ready, mga lalaki. Ready, go. Ano yung common? Diba? Nabagay natin yung kalilad. Nabagay natin yung deceit sa ating introduction. Deceit, panluloko. Of course, ang ingredient talaga doon, yung main ingredient, pagsisinungaling. Kaya sinabi doon kanina, ito, sa Proverbs, ganyan. Sa Psalms kanina, sinabi naman is, eh, nasa na ba yun? Nevertheless, they did flatter with their mouth and they lied unto him with their tongue. So, parallel siya. Pag ikaw yung nagsinungaling, ikaw yung nang bola, mag-isinungaling ka. Kasi nga, yun ang ibig sabihin nun, hindi naman. Either sobra, kulang. Okay? Kaya yung mga tinatawag sa, alam nyo yung euphemism na tinatawag? Sabihin, yung isang bagay na hindi ka tanggap-tanggap, pinapababaw mo. Kunwari, kunwari lang ha, si Raven talagang haggard na haggard ng mga matanda dahil sa, kunwari lang, sa pagod, kunwari ganyan. Medyo, ano ka ngayon ha? Medyo parang mature yung itsura mo. Mga ganun ba? Sa halip na sabihin mo, kunwari, iba naman, si, ano ba? Negative kasi, ang hirap mag... Sinong game? Ay, si... JB. Ay, si JB. JB, medyo hindi ka, ano ah, medyo parang naiinip ka na. Medyo lang. Yeah, hindi ka nga makaano sa oras eh. Medyo lang naiinip ka, ano? Hindi masyado, di ba? Alis yung may kasinungalingan doon kasi alam mo, hinip na eh. So, ganyan po yan. Kaya sabi, a lying tongue hated those that are afflicted by it and a flattering mouth work it ruin. So, pag yung kasinungalingan, ayaw mo nung pag ikaw yung mapapahamak dahil sa kasinungalingan. Pero, pag hindi ikaw, paano? Diba? Ganun yan eh. Kaya nabanggit yung flattering mouth ruin. Dapat pala doon sa ano yun, number one din to eh, no? Pag yung nag-flatter ka, ang madadamage yung ibang tao. Pero may kinalaman niya sa kasinungalingan. Magkakaduksong po yan. Eh basta binobola ko na nga para pa, hindi rin positive eh. Pag hindi, totoo. Ganun lang kasimple yun. Kaya huwag tayong mamubola. Flattery is a tool. Asan ba ako? Nama. Flattery is an instrument of liar. Sorry, may nalagtawan pala ako. Yan, nalilito eh. Kaya okay na to, tapusin natin to. Number 6 actually to. Flattery is an instrument of liars. Ganoon lang yun. Kung sinungaling ka, wala kang problema mong bola. Kasi parte na ng dugo mo yun eh. Eh tapos pag nambola ako, at least makakakuha pa ang pabor. O di positive, palagay mo. So pero gusto mo bang maging sabi yung sinungaling? Eh kung sabi sinungaling, nambola lang eh. Ikaw na nga sinabi yung pogi eh. O di sige, wag na. Oh, okay, pogi. Kahit hindi. Kasinungalingan pa rin. Amen? Amen. Flattery is an instrument of liar. Kaya dapat nating iwasan. Okay, medyo basic yun. Kaya balikan natin yung number 5, ha? Sorry. Tayo sa Psalms 36. Naduling na ako sa gutom. Psalms 36. Kayo ulit. Ready, go. For he flattered himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Ganda, di ba? Ulitin ko, Tagalogin natin. Kasi daw siya ay nag-flatter ng sarili niya sa kanyang sariling mata. Okay, ganun po yan. Yan pag tingnan niyo yung mga Facebook posts niyo. Kung gusto yung buray, buray niyo na.
No, hindi po-post ka, no? Maghahanap ka pa ng ano. Uy, may kotse, ganda ng kotse. Po-post ako dito. Ano ka, networker? Again, hindi masama lalo mga bata naman, gusto nyo ko picture. Pero, yung sinasabi ko dito, pag nasanay kayo, amen? Lalo niya sa ano, yung ganda mo naman, guwapa, yung ano kasi yung mga Bicol, ano nga ano eh. Mga ano to ha, mga Baptist din to. Kasi pansin ka masyado madalas mag-post, puro. May verse tapos, pinagpala ako na puro ano, sarili. Ba't mo kailangan post lagi? Para sabihan kang guwapa, ganun doon pala ang ano sa Bisaya. Natatawa ako dyan, guwapa, guwapo, guwapa. Natatawa tayo mga Tagalog, di ba? Pero sa kanila, yun talaga yung sabihin ng maganda. Guwapa. Uy! Mapost ulit ako para sabihin akong... Ay, bukas ulit. Kasi nagsinabihan ako nung ano. Tapos yung mga same people na nagbobola doon, kasi nag-expect din nyo, pag ako naman nag-post, kahit pangit ako, sabihin mo, pogi. Ganun yan eh. Yun yung sabi nga, lagi niya sabi sa inyo yung... I'll scratch yours. sa Tagalog yun, ano yung sabihin nun? Kakamutin ko yung likod mo, kamutin mo rin sa akin. Ibig sabihin, gusto mo mapuri, di ba? Gusto mo mapuri, yung kati, yung sige, kamutin mo. Uy, salamat, ikaw din. Kaya ganyan yan, nakikita ko yung mga, sila. Yung iba, hindi nagko-comment, pero iba nag-comment, yung nag-comment doon, ko-commentan din yung isa. Tama? Wala na, baka unfriend nyo ako ha. He that flattereth in his own eyes, sa palagay mo lang yung pogi talaga, kaya post ko to. Salamat sa mga lalaki, bihira yan, kasi ganun kami, hindi masyado. Laki mga babae, yun na. Ngayon, papatawarin ko kayo once a year. Okay? Okay na yun, gamitin na yung platform, di ba? Maganda naman, nakaka-encourage naman yan, talaga, di ba? Minsan-minsan. Huwag naman linggo-linggo. Okay. Okay. Sabi dito, ano yung napansin nyo dito? Una, flattered in his own eyes. Ibig sabihin, conceit yan. Conceit. Okay? Masyadong mahal na mahal yung sarili. Pero sabi dito, until his iniquity be found to be hateful. Ano kayo nalaman? Hindi ko rin maintindihan. Ibig sabihin pala, atin natin yung context. The transgression of wicked saith within my heart, there is no fear of God before his eyes. For he flattered himself in his own, until his iniquity be found to be hateful. Ibig sabihin pala ganito. Bakit? Ano yung pinagmamalaki nyo? Sige. Ito, lalala ko naman siya. Sino man yung artista niya? Yabang eh. Eh, sapul ako kasi yung ginagawa niya. Alam niyo yung ganun? Buwis ito. Ano yung ganun? Hindi nyo alam. Alamat, hindi. Di, pero may isa nag-post ng gano'n kasi ang tangos daw niya. Kaya pag challenge niya, sige, ganyan kayo, sa kanya picturean. Pag matangos ka, kitang-kita yan dito. Tangos, oh. Kung sino man yun, makalimutan mo na. Di, paano yung mga pango? Pag gano'n mo, kala mo, pantay. Di ba? So gusto ko sabihin, anong gusto sabihin yung Bible dito? Kaya ka pina-flatter mo yung sarili mo, actually hateful ka po. Ano nangyari yun? Kasi pinupunteriyan mo yung mga sa palagay mo, kabaliktaran mo yung matangos, yung mga pango, ibig sabihin nun. Kaya masyado yung, tangos ko talaga kayo, pango! Iba naman, ano yung ano nyo? Ay, yung grades ko, ganyan, no? 99.9. 99.99. Oh, ito! Yeah, tingnan nyo to. Kala nyo, ha? Iba sa inyo, sakol din. Anong gusto mo sabihin? Iba naman, ano? Napromote. Salamat, napromote ka. Pero hindi sapat yun. Dapat maraming babati sa akin. At makikita nyo iba. Lahat kayo, makikita nyo. Pero baka sarili actually yung taong to. Walang ginawa. Hindi magmanipula ng tao. Pero dapat makita nila yun. Sige, pose. Uy, ang galing mo. Actually, yung sabi niya, ngayon, mga post ito, parang may gusto kong sumuha mga tingnan niyo mga post dito tuloy. Kasi pag ganito po yan, pag na-flatter ka, lalo sarili mo, meron kang, kabaliktaran yun eh. Meron kang, basta ikaw, nag-ano ka ng mga kulto, yun talaga yun eh. Kaya natin,
tinitira yung maling aral para wala nang maniwala doon. And therefore, positive yun sa mga gusto ng katotohanan, di ba? E paano ko na, yung mga ano ba, mga ano? Ayan, yung mga nangaasal misa, nabagit ko kanina, hindi ako galit sa mga Cebuano. Cebuano, taga Bisaya to eh. Pero kunwari lang, may mga ganyan magagalit, di ba? Inaasar yung mga Bisaya, for example. Di ba? Nasabihin niya, magpo-post ng patawa kontra sa mga ayaw niya. Yan ang gusto ko sabihin. Ano ba? Yung mga straight. Nakita niyo ba yung aking straight na straight ako? Anong gusto? So, pero sinasabi mo yung mga kulot. Oy, mga kulot! Di ba? Iba naman, ang puti-puti ko talaga. Ang itim! Ganun yun eh. Ano ba? Iba naman, ay, sweet na sweet kami ng asawa ko. Salamat, pasalamat ka na lang sa Diyos. Anong gusto mo sabihin? Okay na rin yun. Actually, mas okay ako doon. Kasi mga bakla, di ba? Okay naman, pero hindi. Iba, nag-aalig ka mo. Mas, nakita akong ganun. Ang mga kristyano pa yun, ha? Hindi ko alam anong gusto nyo. Palabasin. Iba naman, anak ko, honor, kahit ano man yan. Hindi na pag-uusapan ko. Natuto talaga. Kung naglilingkod sa Diyos, wala akong pakialam. Basta dapat, ay, ang galing niya ako naman. Congratulations. Mapansin ka lang. Kahit hindi yan ba tayo? Ano pa? Yung ano, yan, yung mga iglesia ni Manalo, kaya 109 years. Pero actually, go back far sa kanila yon. Kung alam niyo yung sabi ko. Kailan lang yung ano naman, yung mga Catholic naman, oh, World Youth Day! Mga kulto naman. Si Santo Papa, ah, Santo Papa, tama ba? Santo Papa, tama. Umisita si Pope, ganyan. At ang mga kabataan ay nagrakrakan. Yes, praise the Lord. Ganun ba yon? Hindi. Pag may binibida ka at pina-flatter mo yung sarili mo, actually, merong kabaliktaran nun, hateful ka actually. Ano sa sana na, itindihan niyo yun. Eh, kapas to, galit ka sa kulto talaga. Pero again, hindi sa kanila personally. Eh. Para lang ma-warning yung iba. Pero yung mga false teacher, galit talaga tayo dyan. Eh di hateful ka rin. Hateful na tama. Yun yun. So kayo, napatunayan mo na galit ako sa kulto dahil pina-flatter ka sa iyo. Uy, kasi Baptist ka eh. Eh, ba't hindi ako nakipag-baptist day? Sige nga. Gusto lang natin yung katotohanan maitaas. Yun ang malaking pagkakaiba dun. Amen? Amen? Kaya yung ano ko, walang ano yun. I'm proud to be Baptist. I'm proud to be Filipino. I'm proud to be... ano man yan, vaccinated. I'm proud to be... Wala na eh. Parang lagi feeling nila, kailangan mapansin ako. Kasi magaling ako. Kaya actually, kaya napansin ko, pag gano'n, hindi ko na sinasabihan niya na ang iba, lalo mga Calvinist, gano'n din naman. May nag-post ng, ito, tinuro ni Calvin. Hindi, pero hindi kami Calvinist, ha? Ano pinupuri mo? Ito kaya ang hirap nun. Ang hirap i-correct, ang hirap sabihan, kasi actually, may galit yun sa katotohanan. Okay? So, tuloy natin mamayang hapon. Amen? May natatablan ba? Sana. Kasi sa lahat to eh. Meron at meron tayo dyan. Pastor, pati ba yung high school? Marami pong high grades na nakukuha lang sa... kahit mo sa trabaho. Naku, maniwala kayo. Marami magandang ano dyan. Iba, paano nakuha yon? Ang dami nilang dinown para makuha yon. Yung recognition na yon. Then, bandang huli, ang kawawa dyan, yung mga honest worker. Maniwala kayo. Ganon din sa school. Kaya kung talagang magaling ka, gawin mo na lang yung kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Bible, ang praise natin is with the Lord, hindi sa tao, not of men. Okay? Mamaya tuloy natin yan. Magandang topic kasi to. Sana maano natin to. Kasi kahit mga Baptist, pinapasok ng mga ganyang practices pag hindi nagmatsyag ba. Kaya mayroon tayong ganito, at least nasa history natin to, diyan sa listahan. Wala sana sa atin dito mag-desire na, eh, gusto ko mapansin. Makapapansin. Hindi na uso ngayon yun, eh, no? Dati, tinitira yung pagpapansin ka. Sabi, KSP ka talaga. Kulang ka sa pansin. Ngayon, wala na kasi lahat papansin, eh. Ikaw yung ano ngayon, eh. Para out of place ka pag di ka nag... Anyway, sana natutunan tayo. Mamayang hapon, tuloy po natin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Ito yung mga topic, Panginoon, na again, ilang beses sinabi, ito is something na dapat ay matutunan.
sa even sa church, Panginoon, sa buhay namin, ma-apply natin, namin sa buhay, Panginoon, iwasan ang flatteries, pambubola, Panginoon, dahil ito ay based sa mga kasinungalingan, pagumayabang. So I pray na may hapon, Panginoon, marami mga points, another 6 points, lalo yung pinakahuli, Panginoon, nawa bilang mga lingkod nyo, Lord, at gusto maglingkod sa inyo, makita namin na ito ay something na hindi namin kailangan. At the very least, hindi namin ito kailangan, pero at the very most, ito po ay dapat namin iwasan, Panginoon. So ilang po, Lord, pagpalain nyo ang mga services, ang aming pag-aaral, maintindihan namin anong attitude nyo, anong pakitungo nyo, Lord, anong paano nyo binu-view ang flatteries, mga flatterer, Lord, mga sinungaling. Maintindihan namin paano maiwasan namin ito. Pagpalain nyo din namin pagkakainin, Panginoon, fellowship, maraming salamat sa naganda. Maraming salamat po, Lord, na safe ang bawat sa dito, Lord. I pray sa aming activities, mga practice ngayon, kung ano magagawin namin for the rest of the day. Panginoon, pagpalain nyo, Lord, basbasan yung pagkain. In Jesus' name, pray. Amen.